Quezon City pa rin, inilabas na ang cartographic sketch ng isang suspect sa pagpatay at seri na pagnanakaw sa mga establishmento sa lungsod. Modus ng suspect, ang magpanggap na customer. Kinahapunan, na-aresto ng mga operatiba ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang suspect habang nagsasagawa ng casing sa harap ng isang mall sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa tanggapan ng QCPD CIDU, eksklusibong nakaharap ng bitagang suspect na nakilalang si Mark Soke. Ano ba ang motibo mo sa pang-hold up? Pang-hold up pa lang ba talaga o panghahalay doon sa biktima? Pang-hold up lang po talaga, ma'am. Bakit tumatagal ka sa isang establishment ang tinitira mo? Nag-aantay kami ng baka may customer pa. Tapos tinatali lang namin, pinapaubad namin papunta sa CR. Bakit hinahalay mo? Hindi naman po talaga yung hinahalay. Marami kang biktima na tinuturo ka, positibo ka. Sinasabi mo sa mga biktima mo, akin ka. Babalikan kita. Anong nasa puso mo? Anong nasa isip mo? Parang nademonyo ko din sa... Nademonyo ka? Nadali mo na yung tao. Tatakutin mo pa. Mag-iiwan ka pa ng tatak. Para bang baka na tinatatakan mo? Ano kaya kung tatakan din kita ngayon, tatatakin kita ng bitag dyan sa dibdib mo na sa tuwing titingin ka, maalaala mo ako. Gusto mo bang patayin kita ng camera ngayon? Pag pinatay ka ng camera ngayon, may mangyayari. Sunod-sunod halos yung kanyang ginagawa. So masasabi namin na naging serial robber siya, na naging serial rapist din kasi eventually. Kung parang yung pang-hold up niya, parang second option lang yun sa pang-rape. Serial rapists, mga sexual molesters din, serial sexual molesters. And itong mga taong ito, sociopath, ito yung may mga criminal tendencies. Si Mark Soke, ang pangunahing suspect sa seri ng pangmamolestya at panggagahasa sa mga biktimang kababaihan sa Quezon City nitong nagdaang dalawang buwan. Kalimitan, mga kababaihan, working students, edad 18 anyos pataas ang mga naging biktima ni Soke. Crew, yung talagang nabibiktima na namamolest dito na kababaihan. Iba talaga nagtatrabaho sa edad ng mga 18 hanggang 25 anyos. Kay Soke, pagka ginagawa niya doon sa mga maliliit na mga establishmento na pinapasok niya, pagka may mga babae na crew, pinapasok niya sa loob ng comfort room, and then una ginagawa niya is pinapaubad daw ng mga damit, and then pagka nakrusa na daan niya, ito nagkakaroon ng molestation. Yes, nagkaroon siya ng pattern. Nagkaroon siya ng pattern ng movement. Giging kumpiyansya siya sa sarili niya na magagawa niya yung dito sa Quezon City na hindi siya mauhuli. Sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, Enero 22, sa tatlong magkakaibang lugar sa Tomas Morato. Sa Regalado Street sa Fairview, 26 ng Enero. Sa Katipunan Avenue, 27 ng Enero. A 2 ng Pebrero sa Commonwealth Avenue. At pinakahuli sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Kung saan napatay matapos umanong mabaril ng suspect ang isang Koreana. Walang pinipili. Lahat na mga kababaihang biktima sa loob ng establishmentong pinapasok, pinaghuhubad, hinihipuan at pinagsasamantalahan ng suspect. Yung profile ng victim, hindi naman niya namimili ng edad. No? Basta nakurso na daan niya, babae ito. Pag nanakawin niya, tapos mumulestayin niya. Dahil sunod-sunod ang serye ng pambibiktima ni Soke,
Itinuring siyang isang serial molester at serial rapist ng mga otoridad. Isa sa mga reasons kaya inuulit-ulit nila yung gawain nila is dahil meron silang thrill na na-experience. Alam naman natin, kahit tayo, no, kung ano yung pinagbabawal, eh baka yun yung masarap. So, sa kanila, iba naman yung thrill nila, yung sa criminal acts. Tropeo sa bawat pag-atake, ang takot at trauma na iniiwan sa isipan ng kanyang mga naging biktima. Kasi nagagawa niya yung gusto niya sa taong vulnerable, yung weak, yung walang magagawa. Doon, nagkakaroon siya ng sense of power, authority, yung dominance. Tapos, afterwards, pag natapos na niya yung gawain niya, nandun yung sexual gratification. Kumbaga, nasatisfy siya sexually. Sa una, nahirapan ang pamunuan ng QCPD na matukoy ang tunay na pagkatao ng suspect sa serye ng pang-abuso at pangluloob sa Quezon City. Actually, nakakainis nga eh. Yung parang yung pang-hold up niya, parang second option lang yun dun sa pang-rape eh. Naging malaking isang hamon sa amin to dahil isang tao siyang gumagawa nito at sunod-sunod. Para bang nagahamon siya na hindi niyo ako kayang hulihin, mahusay ako ganyan. Yun ang nagsilbing hamon sa amin dito eh. Kaya naman doble kayod ang pagtatrabaho ng mga otoridad. Agad ipinagutos ni District Director Joel Pagdilaw ang pag-iimbestiga sa mga kahalintulad na kaso sa iba't ibang distrito sa Metro Manila. So nag-create tayo ng Special Investigation Task Group para tutukan itong krimen ng robbery na mayroong molestation ginagawa yung ating suspect. So pinagtagpi-tagpi natin yung mga cartosquets na binigay ng mga complainant witnesses at kinumpare natin sa mga available records natin ng mga mukha. Mga 2 days ago, nakabuo kami ng rogue nitong putong mukha niya. So pinakita namin sa mga complainant victim at positively na-identify nila itong totoong mukha. So doon nagsimula yung aming tracking kung saan natin makikita itong tao through different community informants kung saan siya makikita. Lumabas sa pag-iimbestiga ng QCPD ang ilang kahalintulad na insidente sa lungsod ng Pasig at probinsya ng Rizal. Nalaman namin na meron siyang biktima sa Antipolo Rizal. Meron din dun sa parte ng Pasig. Tapos itong January, nag-umpisa yung criminal activities niya dito sa mga business establishments. Lumalabas kasi na bago mag-strike sa Quezon City to, may ilang establishment sa dito sa bandang Rizal na ganito din eh. No? Kung ano yung ginawa dito sa Quezon City, ganyan din ang ginawa dito sa Rizal. Pinasok nila yung isang bakery doon, yung isang spa doon. Pinasok nila, kunyaring, nagkunyaring customer. Actually, tatlo sila doon eh. May mga babae na minulestra nito, binastos. Pasig niya, nahuli siya dito is September 2012. Kumbaga 2012 pa lang, tumitira na siya. Ilang fingerprint files ang naging susi ng QCPD para mabuo at matukoy ang pagkakilanlan ng suspect. Meron kasing naimbestigahan yung police station 3 natin, no? Last October 24, 2014, nagkaroon ng hold-upan dito sa isang establishmento, yung Juicy and Nails dito sa Visayas Avenue, Tandansora. Pinasok ng dalawang lalaki, ginapos yung mga biktima at pinagnakawan. Doon sa pagpaprocess ng crime scene, nakakuha ng Latin print yung ating SOCO dito. No? Nag-submit ng specimen sa crime lab upang cross-match doon sa mga suspect na may mga record na doon sa office natin. It happens na nag-hit sa kanya, no? Kay Soke, no? Lumalabas na yung fingerprint na nalip dito sa Juicy and Nails noong October 24, 2014, Latin print ni Soke. Dahil doon sa kanyang involvement sa isang robbery din na nangyari sa Pasig City last September 2012.
pinag-aralang mabuti ng QCPD ang bawat kilos at galaw ng suspect. Oh, pansin nyo kami, mga data naman ang umiikot siya. So siyempre tayo tinitingnan din natin yung pattern kung saan yung next move niya. Matapang, very bold yung ginagawa niya. Kasi magkasunod eh. Ito naman pinipili niya yung mga targets na hindi naman talaga crime-prone areas. So parang open yung area na yun. So nakikita namin, tumitira siya ng mga business establishment na maliliit na walang CCTV, walang security guard, hindi naman crime-prone area. So yun ang nakikita namin na doon niya pinapasok yung mga ganong lugar. Talaga nag-focus siya sa mga business establishments. Gamit ang fingerprint files na nakuha mula sa mga archive kahalintulad ng mga kaso sa probinsya ng Rizal at Lungsod Pasig. Pinirap-piraso ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect. Nitong nagdaang buwan ng Enero at Pebrero, walong magkakaibang establishmento sa Quezon City ang nilukban ng suspect. Bali, walong insidente sa amin eh, no? Nagsimula yan January 23, no? Dito sa may Henilo Derma Solution, dito sa may Maginhawa. Sinundan to ng tatlong insidente, sunod-sunod yun. 9:30, 10:30, tsaka 10:50. Isang gabi, tatlo yung tinira nilang establishmento. Sinundan yun, ito sa may Regalado naman, Perview, yung Infinity Tea House, followed by Hoy Panga Restaurant, doon sa may Commonwealth Avenue naman, sa may Lagro. At yung huli nga, itong Binlip Coffee Shop noong February 9, doon nakamatay na siya ng isang babaeng Koreano. Dahil magkakalapit lamang naging area of operation, tingin ng mga otoridad pamilyar sa lugar ng suspect. Malayang nakakapag-casing at napag-aaralan ang establishmentong papasukin. Maging mga pobreng customer na bibiktimahin. Nag-aaralan niya sa mga target. So lahat na bago siya i-strike. Wala kang ikutan niya talaga. Kasi marunong niya sir, alam niya kung mayroong CCTV. Kung may CCTV, talagang kukunin niya talaga. So in other words, nababasa niya yung pattern ng establishment. So nangiwala ka ng target niya, pinipili niya. Nasa pinipili. Hindi ito random. Hindi yung target na madaanan niya lang. Bibirayin niya. Ang iikutan niya muna sir, tapos yung sa tingin niya, pupunti lang yung customer doon, kayang-kaya niya. So in other words, nakikation to. Tapos yung walang security guard, pipiliin niya. Base sa pahayag ng mga naging biktima, mag-isa lang kung umatake ang suspect. Iisang mukha din ang naging resulta ng cartographic sketch ng suspect base sa paulit-ulit na paglalarawan ng mga naging biktima. Modus ng suspect na magpanggap na customer, saka magdedeklara ng hold-up pagkatapos makasigurong iilan lamang ang mga babaeng crew at siguradong hindi pa palag ang mga customer na target na establishmento. Nung nag-umpisa siya rito sa Quezon City, yung kanyang criminal activity, mapasok siya sa mga establishment katulad ng spa, coffee shop, tea house. Tinatiming niya yung lugar na hindi masyadong karamihan maraming tao. So papasok siya magpo-post as customer, mag-order. Pagka nakita niya na medyo katayanin niya yung tirahin yung lugar, sinasagawa niya yung kanyang robbery. Kinukuha niya yung sales, tapos yung dalawa, tatlong customer, kinukuha niya ng gamit. At pinapasok niya sa CR at sasabihin na dyan lang kayo at may mangyayari sa inyo pagka lalabas kayo dyan. Tapos lalabas siya, mag-escape.
Stilo ng suspect na paghubarin ng damit at igapos sa parang baboy ang mga biktima. Mamimili ng kursinada ang suspect. Hihipuan. Momolestyahin at hahalayin. Bonus na lamang ang mga pera, cellphone, at ilang mamahaling gamit ng mga biktima. Iipunin nila doon sa CR o sa isang kwartong maliit doon kung ano man kung walang CR. Tatali nila doon at paghubad yun yung mga bibiktima niya. At ang unang nagiging ano nito, yung crew ng mga establishment. Pag nagkataon na mayroong customer, pati customer damay dyan. At may sinasabi siya laging pattern. Pagkatapos niyang gawin, ang lagi niyang binabanggit, akin ka na, babalikan kita. Para sa pamunuan ng QCPD, dahil hindi lang pera ang habol ng suspect, maituturing na isang serial rapist ang suspect. Kung titignan mo yung profile niya, hindi siya gano'n nakapokus doon sa kita niya doon, magiging pakinabang niya doon sa pang-holdup niya. Lahat, halos lahat ng krimeng ginawa niya dito, may pang-molestya. Sa customer, doon sa crew ng establishment, kinukulong niya sa CR at pinagawang halayin o bastusin yung biktima niya doon. Parang trophy niya na ikaw ay natikman niya. Bagamat inakalang malapalos sa dulas ang suspect, nakakita ng butas ang mga otoridad. Actually, may mga pinasok siya na establishment na kapag nalaman niyang may CCTV, kinukuha niya. Pinuputol nila, kinukuha nila yung aparato ng CCTV. Talagang may criminal mind talaga siya. Ito lang lately, nag-shift siya nung oras eh. Nung unang tira kasi sa amin, gabi eh. 9, 10, ganyan. Bigla itong huli, nag-shift siya ng before lunch. Yung huli nga, 12. Dahil sa sunod-sunod na serye ng panluloob, pamumolestya at panggagahasan itong nagdaang dalawang buwan, nagkaroon ng pattern ng suspect. May mga insidenteng nakakapsya eh, no? Pero dito sa huli, talagang napakatapang niya eh. Halos na wala na siyang cup, salamin pa niya, parang reading glass eh. Ang pattern na ito ang naging dahilan para mahulog sa bitag ng otoridad ang suspect. Sa mga facial composite sketch and cartographic sketch, iisang mukha na may butas-butas. Kasi ito yung mga babaeng mismo nahalay na talagang may close encounter talaga din sa suspect natin. Hindi lang saglit, kundi maaaring minuto nila na naka-encounter. Kaya tandang-tanda nila yung mukha. Matapos positibong mag-match ang fingerprint file na nakuha ng mga otoridad sa Pasig at Rizal. Sa mga bakas na naiwan ng suspect sa 8 magkakaibang establisamiento sa Quezon City, nagkaroon ng pagkakakilanlan ang mga otoridad sa tunay na katauhan ng holdupper, serial rapist na suspect. Lumabas na ito. Unang mukha. Kung titingnan mo, may bakbok. Nakita namin siya, maraming kaso, na robbery na madalas nag-iisa lang, na nagsimula sa Pasig hanggang nakarating ng Quezon City, na out on bail siya ngayon. Kaya nakuha namin yung case folder niya. Ito yung mga ano niya, mugshot niya dun sa mga unang kaso niya. That is 2012 na kaso. Yun nga lang, talagang hindi naman kami papayag na maghahari yung kalokohan dito sa amin. Pinagtiyagaan namin. Huwebes, 2 ng Pebrero, natimbog na maoperatiba ng QCPD sa harap ng isang mall sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ang suspect na nakilalang si Mark Soke. Matapos ang 2 buwang pambibiktima sa mga kababaihan, nahulog sa bitag ng QCPD ang suspect na si Mark Soke. Sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Unit, eksklusibong nakaharap ng bitag ang suspect.
Kumbinsido ang bitag hindi hold up kundi pangmumolestya at panggagahasa ang pakay ng suspect sa bawat lakad nito. Maliit na halaga lamang ang nakukuha ng suspect sa bawat lakad, kadalasan hindi tumataas ng 4,000 to 5,000 piso. Gaano kalaki ang nakukuha niyang pera sa pang-hold up? Inform me po kung magkano may available. Dala-dala ng customer o benta. Anong mahalaga sa iyo? Kalugan mo or perang kikitain mo na medyo may sugal? Ano ba ang excitement dito? Pera lang po yung talaga sa... Eh, bakit naman kung babuhin mo yung biktima mo, hinayo pa ka. Ang daming mga biktima dumating dito eh. Inalam ng bitag ang malalim na dahilan sa likod ng pag-uugaling ito ng suspect na si Soke. May nalay ka ba? Meron po. May kapatid kang babae? Nanggaling ka ba sa nanay mo? Nanggaling ka sa hayop? Animal ka? Pumutok ka sa buhon? Ganun na lang ang pagtrato mo sa babae? O nakadroga ka? Hindi po ako nagdrogas. Sinungaling ka? Pag drinag-test kita, pagkataas may droga ka, anong gagawin ko sa'yo? Gusto mong patayin kita ng kaya? Hindi po talaga ako, sir. Ganito lang po talaga ang mata mo. Maliliit at karaniwang hindi lalampas ng 5 katao ang laman ng bawat establishmentong pinapasok ng suspect. Karamihang mga babaeng service crew ang naka-duty sa mga oras na isinasagawa ng suspect ang panluluod. Gaano kalakas ng loob mo? Bakit ganyan ang nagagawa mo? Paulit-ulit ang ginagawa. May signature move ka. Nagiiwan ka ng tatap. Bakit? Paano ka nakakuha ng kumpiyansa at naging galing na para lagi ka nagtatagumpay na lumakas ang loob mo? Saan mo nakuha itong estilo mo ito? Inisip mo lang, may nagturo sa'yo, sumasama-sama ka sa grupo at dumiskarte ka ng sarili mo. Yung pong kasamahan ko po, nagturo sa'yo. Sino yung kasamahan? Yung po si Ronnie Bingo. Taga saan si Ronnie? Tumbong Pasig po. Saan sa Pasig? Kanyugan po. Subalit, alam ng bitag na mag-isa lamang ang suspect tuwing isasagawa ang krimen dahil nagagawa pa nitong magtagal sa niloloob ang establishmento nang walang pag-alala mahuli ng mga pulis. Hindi sir, dalawa po talaga. Ay, wala sir. Ako po talaga pumapasok una. Ay, ikaw pumapasok yung isa lookout sa labas. So, tapos pag ano, nakakita niya na okay na, mag-aalitan po kami. Kasi ako naman din nagmamanayo ng motor eh. Ako lang sir pumasok doon. Sino ang nanghalay, Sir Ronnie? Hindi naman sir nahalay talaga. Sino ang nahalay mo roon sa mga babae? Yung isa lang sir. Hindi yung isa sir. Lang. Yung isa lang nahalay mo. Ba't nagka-problema, nakabaril ka, yung napatay mo, pumasok ka si Ronnie? Siya ang pumasok sir. Pumasok siya? Hmm. Sino ang bumaril? Siya po. Ikaw ang nakita eh. Hindi po talaga ang bumaril. Kasi paano po makikita nung nasa loob pong CR, sinarado yung pinto. Dahil nung nagbunong na kami ng babae, na Koreana, doon na napansin nung kasama ko na nagkukumosyon kami sa loob. Eh medyo malapad po kasi sa akin. Ngayon, silang dalawa sabi niya, pumunta ka na sa motor. Sa CCTV video na ibinigay ng QCPD sa bitag, makikita ang suspect na si Soke na lumabas sa tea house kung saan binaril at napatay nito ang isang Koreana. Mula sa labas ng tea house, mag-isang naglakad ang suspect ilang metro ang layo patungo ng Commonwealth Avenue. Gayunpaman, todo tanggi pa rin si Soke sa krimeng kanyang kinasangkutan. Halatang nagsisinungaling at walang balak magsabi ng totoo ang suspect. Bakit paulit-ulit mong ginagawa? Sa pera o sa ugan mo? Sa pera lang po. Sinungaling. Gaano katagal pag ikay nasa isang establishment at nakursunadahan mo yung mga binibiktima mo, tinatali mo, hinuhubaran mo, tapos hinahalay mo? Yung tumagal lang po yung sa medyo ng tono talaga. Para sa bitag, hindi nakahamon kundi sadyang pabaya lamang ang suspect sa kanyang mga naging aksyon. Mas nangibabaw para sa suspect ang kagustuhang mapunuan ng pansariling pangangailangan, ang tawag ng laman. Ngayon, ang tanong ko, ilan na ang nahalay mo? Magsasagot ka lang bilang yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan? Isa lang, sir. Nagsisinungaling ka. Hindi po, sir. E, paano yun sa clinic? Hindi ko po alam yun, sir. O, doon sa coffee shop? Wala nga sa coffee shop. Sino yung dinala mo sa CR? Tinalay mo? Sino ba rin? Tinali lang po yun. Wala kang hinalay? Wala po, sir. Nalawakan lang yun. Kasi may pag-ubad eh.
Ikaw, sinungaling ka. Kalaunan, lumambot ang suspect at isa-isang sinagot ang katanungan ng bitag. Kaya kong salitayin ang lingwahe mo. Makinig ka. Nasa palagay mo pag hinalay ka? Pumasakit po yun. Oo, masakit pa. Eh bakit hindi mo ba inisip doon sa taong hinalay mo? Ang takot na takot sa'yo, hinalay mo. Si Soke, na demonyo lang kaya nagawang pangmumolestya at panghahalay sa mga kababaihang biktima. Anong naramdaman mo hanggat hinahalay mo yung bata? O, parang na-demonyo ko dun sa... Na-demonyo ka? Nakatulog ka ba sa gabi? Hindi po. Na bakit inulit mo ulit? Na-demonyo lang talaga ako. Na-demonyo ka? Gaano ka kadalas ma-demonyo sa tuwing... Doon lang po, sinawakan ko lang po talaga yung sila. Hinawakan mo? Umiiyak? Nakatali po kasi sila yun. Umiiyak? Ayon sa clinical psychiatrist at psychologist na si Dr. Randy De Llosa. Maraming reasons eh, hinanap ng mga psychologists kung saan ito nagmumula, itong mga behaviors na ganito. Isa sa mga naisip nila eh, probably genetic in origin yung problemang ganito. Posible rin naman, modeling. Ibig sabihin nun, nakikita niya yung parents niya or yung mga significant people sa buhay niya na ginagawa yun. Tuloy, naisip niya na pwede rin niyang gawin, normal rin para sa kanya. Yung isa pang pwedeng mangyari is, yung mga rapists are known to have strong sexual insecurity about themselves. So, baka insecure sila sa normal na sexual relationships. They need to be dominant. And one way to be dominant is to rape other people. Sa kanya, hindi niya ma-explain eh. Ang explanation niya sa sarili niya o sa ibang tao is yung na-demonyo siya. Pero, sa totoo lang, posibleng yun nga. Galing sa genes niya yun, nabuo sa personality niya, naging part na ng pag-ugali o yung sexual life niya. Subalit ang lubos na kakabahala, ang iniiwang mensahe ng suspect sa kanyang mga naging biktima. So, ang sinasabi mo, aking ka, babalikan kita. Bakit mo sinasabi yun? Sila ang sinabi ko lang. Bakit mo sinasabi yun? Panakot po. Pag nasisindak sila, anong pakiramdam mo? Tuloy ko lang po sa rin yung paghahalungkat po. Minomelize siya mo rin. Pinahubad ko po talaga sila, sir. Pinahubad mo sila. Ang tawag namin dito, one up, one down. Ibig sabihin nun, meron siyang authority. Nasa kanya yung, ano, yung ace. Tapos, yung mga biktima, syempre walang magagawa. Isa yun sa nagpapabigay ng thrill sa kanya. Basta sex act ang pinag-uusapan, no? Dumadaan sila sa mga stages. Nandun muna yung sexual thrill. Yung thrill na yan, yung excitement, siyempre nagsisimula sa pag-iisip. Iniisip niya, ay, ito yung pwedeng mangyari. Pag nabuo na sa pag-iisip niya, sa imagination niya, nabuo na yung thrill, eh talagang gagawin na niya yun. Pag nagawa na niya, nandun na yung arousal. Kumbaga, nafe-feel niya yung sexual excitement sa katawan niya. So probably nakaka-erection siya, dumadalo yung dugo, you know, yung physical reactions ng sex. Nag-gratify niya yung sarili niya, na-satisfy siya sexually. Kaya sa sarili niyang lingwahe, ipinakita ng bitag kay Soke ang kahulugan ng salitang hustisya. Gusto kong makita kung saan ang selda mo. Huwag naman po. Nang mapreso, galit sila sa mga rapist. Takot ka. Nangangasa ko na po nga kanina. Hinalay ka na? Kung ano yung sapit, tinusuro ko. Ay, yung pula. Hindi! Round number one! Pinaramdam din ng bitag sa suspect ang takot na naranasan ng kanyang mga naging biktima noong mga oras na hawak niya sa mga kamay ang mga ito. Ngayon nakaranas ka na. Kumusta yung mga sa loob ng kulungan? Sa'yo pa sila? Galit sila sa'yo. Galit po, ano nga ba? Anong sinabi sa'yo? Binira nga po kanina sa loob. Binira ka? Naturalmente. Siguro maintindihan ka, makakosa mo kung nag-hold up ka lang. Pero dito, ano, pumatay ka na, nanghalay ka pa. Anong klaseng tao ka? Mas piliin mo sa loob ka na kulungan. Alam mo bakit? Posibleng hantingin ka ng mga kasama mo. Alam mo bakit? Pag nasa labas ka, tagtagtagpo tayo, ibang usapan na. Taga mo sa bato, mas safe ka sa loob ng Bagamat ipinipilit ng suspect na isa lamang siya sa mga miyembro ng grupong ng biktima sa walong magkahiwalay na establishmento sa Quezon City, naniniwala ang pamunuan ng QCPD
na nag-iisa lamang at walang kasamang suspect na si Mike Soke nung isagawa ang seryan panluloob, pangmamolestya at pangahalay. 4 na araw matapos maaresto, Lunes, this is the east ng Pebrero, matapos sa mailalim sa inquest proceeding. Napatay ang suspect na si Mike Soke matapos tangkaing agawin ng baril ng babaeng police escort. Pinangka ng mga pulis na isugod sa pinakamalapit na ospital ang suspect. Subalit, hindi na ito umabot ng buhay. Ginawa ko na yung paraan ko para maibalik sa akin yung baril. Hanggang sa ano, narinig ko na lang pumutok. Pangalawang putok ulit, ayun, bumagsak siya. So talagay ko tama lang yun. At saka walang dapat pagsisisihan. Mga babaeng inabuso niya, binaboy niya. Kahit pa paano, nabigyan sila ng stisya.